Hello mga ka-diaries! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo mga ka-diaries. Ngayon, na-miss ko itong mga ka-diaries. Na-miss ko yung moment na to na dito naman tayo ngayon sa mga motivational mga ka-diaries. So, ang topic po natin ngayon mga ka-diaries is about ito sa mga kung paano natin maiwasan yung mga tao na ninanakaw yung mga pangarap natin. Ika nga mga ka-diaries, sa title ng ating topic ngayon, Beware of Dream Stealer. So ano ba itong mga dream stealer mga ka-diaries? Ito yung mga tao na hadlang sa pangarap natin. Or ito yung mga bagay-bagay, yung mga ginagawa mo na hadlang sa pangarap natin para matupad ito. Example mga ka-diaries, ako, isang island girl ako mga ka-diaries. Ang tatay ko ay isang security guard at ang nanay ko naman ay wala siyang stable talaga na trabaho. Like, ano lang siya, mananahi, housewife, mga ganun mga ka-diaries. Pero kahit ganun man, si mama napakasipag doon. Talagang kinakaya niya kaming buhayin, lalo na yung tatay ko. Tapos, nangarap ako mga ka-diaries. Nangarap ako na gusto ko rin makatapos ng pag-aaral. Minsan may mga tao sa paligid natin na nasasabihan tayo na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral kasi mabubuntis ka lang, hanggang dyan ka lang, magiging katulad ka din ng iba. Diba? May mga ganung tao mga ka-diaries. Minsan talaga mga ka-diaries, minsan pa nga na kung sino pa yung malapit sa atin, sila pa yung hadlang, diba? Naabutin natin yung mga pangarap natin. Kaya mag-iingat tayo sa mga taong pagsabihan natin ng mga pangarap natin. Kasi minsan, doon tayo lumalapit, doon tayo nag-share ng mga pangarap natin sa mga maling tao. Nasasabihan ka na, sus, ang laki-laki, ang taas-taas mo namang mangarap. Kaya mo bang gawin yan? Ganito nga lang yung buhay mo, yung tatay mo ganito, yung nanay mo ganito. Tapos ikaw nga, tingnan mo nga yung sarili mo, mas mahirap ka pa nga sa daga. Kaya mo bang abutin yung mga pangarap mo? Diba may mga ganun tao mga ka-diaries? Yung ida-down ka talaga na para hindi mo matupad yung mga pangarap mo. Sila yung mga tinatawag na dream stealer mga ka-diaries. Hahayaan mo na lang ba na manakaw nila yung pangarap mo? Or ikikip mo yung mga pangarap mo at someday aabutin mo ang mga ito. Diba? Ganun yung mga dream stealer mga ka-diaries. Or minsan pa nga sa pagiging sa mga ginagawa natin, nasasapawan, like, kunyari, kung ikaw ay isang empleyado, tapos nangangarap ka na maging isang negosyante, paano mo matupad ito kung yung time at energy mo pa lang ay nananakaw na yung sa trabaho mo, yung pagiging empleyado mo. Kaya para talaga ma-full time mo to, para magawa mo to, yung negosyo na gusto mo, kailangan mong kumawala sa pagiging empleyado para ma-focus mo yung pangarap mo na yun. So, yun yung isa sa mga example mga ka-diaries kung bakit nananakaw yung mga pangarap natin. Or minsan naman mga ka-diaries na sa mga kaibigan natin, minsan nagsasabi tayo sa kanila na ito yung pangarap ko, tapos pagtatawanan kanila, di ba? Madalas may mga bully pa nga eh, di ba? Tatawanan ka kasi hindi mo kaya yan. Ganyan ka lang. Ganito kami, so dapat ganyan ka lang din. Huwag mo nang abutin yan kasi hindi mo naman kaya yung abutin yung pangarap na yan. May mga ganung tao na magpayo sa atin. At tayo naman minsan nadalas pa nga na naapektuhan tayo, nadadala tayo ng emotion natin, which is dapat nating kontrolin yung emotion natin na hindi tayo madadown ng emotion natin para mahadlangan yung pangarap natin sa buhay. Kasi talagang mahirap ang buhay mga ka-diaries. Hindi madali. Lalo na kapag ka ikaw, mataas yung pangarap mo, hindi talaga madali na abutin yun. Pero walang imposible sa taong may pangarap. Lalo na mga ka-diaries, kapag samahan mo to ng maraming prayers at manali ka sa Panginoon, na kaya mo tong gawin. Kayang-kaya natin tong gawin mga ka-diaries. Kasi hindi rin biro mga ka-diaries, iba din kapag kay Lord ka nagtitiwala. Kasi si Lord iba yan eh. Si Lord yung nagbibigay ng katuparan ng mga pangarap mo. Kailangan mo lang ipakita sa Panginoon na deserve mo tong pangarap mo. Nakarapat dapat ka na maabot mo tong pangarap mo. Kaya nga sabi ng Lord, di ba, na kailangan mong aksyonan anak, kailangan mong hindi ka pwedeng magtatamad-tamad. Kasi ayaw ng Lord ng tamad eh. Gusto ng Lord na umaksyon ka. Aksyonan mo yung kung ano yung desire ng puso mo. Kasi tutulungan ka niya, di ba? Kasi sabi nga ng Panginoon eh, sa James 2:26 na faith without action is dead. Talagang yung faith mo kapag walang action, hindi yan mangyayari. Kasi kailangan may kasama yan. Kapag naniniwala ka sa kanya, kailangan may action.
Ganun din sa pangarap natin, mga ka-diaries. Kailangan natin aksyonan yung mga pangarap natin para matupad ito. Hindi madali, mga ka-diaries. Hindi madali. Kasi success is a journey. Success is a long process. Lagi yan. Mahaba yan. Marami kang pagdadaanan. Maraming mga tinik-tinik sa paligid mo na kailangan mong pagtagumpayan ito para maabot mo ito. Lalo na yung mga dream stealer niyan sa tabi-tabi. Nandyan lang yan sila. Pag pinairal mo sila, wala na. Nanakaw na yung pangarap mo. Kaya dapat, mga ka-diaries, ingatan mo yung pangarap mo, i-keep mo yung mga pangarap mo, at lagi mong sabihin sa sarili mo na one day kaya mo ding abutin yan. One day, kaya mo din yan. Na one day, matutupad ko din ito. Huwag tayong tumingin sa nakaraan. Porque ganito yung nakaraan ko, nakakahiya yung nakaraan ko, ganito yung pamilya ko, nakakahiya ako. Wala na akong chance na mangarap. Huwag ganun, mga ka-diaries, kasi isa na rin yun. Isa yun sa mga dream stealer, yung kung paano tayong mag-isip. Kung paano natin dalhin yung sarili natin para maisakatuparan yung pangarap natin. Kasi mas mahirap, mga ka-diaries, kung wala kang ginagawa sa pangarap mo. Mas mahirap yun, mga ka-diaries. Huwag kang magpadala sa emotion mo, sa mga tao, sa paligid mo. Kailangan mo lang mag-focus ka lang kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Huwag mong hayaan na manakaw nila yung pangarap mo. Kasi ikaw yan, mga ka-diaries. Ang sarap sa feeling pag nandun ka na at sasabihin mo, ay salamat Lord dahil hindi ako nagpadala sa mga dream stealer. Salamat Lord dahil naabot ko ito, naabot ko rin. Proud ako sa sarili ko. Deserve ko to. Kaya maraming salamat Lord at maraming salamat sa sarili ko dahil nagawa ko ito. Diba? Ang sarap sa feeling, mga ka-diaries, kung iisipin natin, i-imagine natin ng ganun, na huwag nating hahayaan yung mga dream stealer na kawin yung pangarap natin. Diba, mga ka-diaries? Kasi madalas kasi sa atin, mga ka-diaries, nadadala tayo ng emotion natin. Di ba? Kasi hindi natin mapigilan, mga ka-diaries, talaga na malungkot. Kasi may mga tao talaga na gusto tayong i-down, di ba? Akala mo kakampi mo, di ba? Madalas pa nga mga ka-close mo yan, di ba? Madalas nasa pamilya mo lang din, di ba? Na mangarap ka, gusto mo maging ganito. Tapos, akala mo yung mga tao na susuportahan ka, na nandyan lang sa tabi mo, tutulungan ka, hindi ka iiwanan. Yun pala pagtalikod mo, sasaksakin ka ng patalikod, diba? Sisiraan ka sa ganito, imamarites ka sa ganyan. Tapos, pag nalaman mo, anong reaction mo? Hahayaan mo na lang ba na malungkot ka? Hahayaan mo na lang ba na manakaw nila yung pangarap mo? At hindi mo na-a-actionan ang mga ito, diba? Diba, mga ka-diaries? Nasa atin yun. If you want to see change, mga ka-diaries, lagi ko itong sinasabi. Kasi ako, nasa process ako ngayon. Gusto kong mabago yung buhay ko, di ba? Kasi kung gusto natin ng pagbabago, magsisimula yan sa atin, mga ka-diaries. Kaya ako, naisipan ko itong mga ganitong bagay. Nagbablog ako kasi gusto ko rin i-improve yung sarili ko. Gusto kong matupad yung pangarap ko. Na kahit maraming dream stealer sa paligid ko, kailangan kong mapatunayan sa kanila na kaya ko to. Dahil alam ko din, mga ka-diaries, na I have my Lord na tutulong din sa akin. Kaya sa kanya din ako nagtitiwala. Siya yung isa sa mga secret weapon ko kung bakit ko to nakakayanan lahat. Kasi nakakayanan ko to dahil alam ko na bibigyan niya ako ng kalakasan para tuparin yung mga pangarap ko, para ma-overcome ko yung mga dream stealer sa paligid ko. Di ba, mga ka-diaries? Ganun lang yun, mga ka-diaries. Kailangan lang nating labanan. Huwag ka nang magtingin kung ano yung nakaraan mo, kasi wala na tayong future doon. Nandito tayo ngayon, dito tayo magstay. Kung ano yung present natin, ito yung buhay. Ito yung kailangan nating pagandahin. Ito yung kailangan nating hulmahin. Ito yung kailangan nating maging maayos, mga ka-diaries. We have to become a better person. We have to think lagi positive, mga ka-diaries. Natuparin yung mga pangarap natin. Lagi nating tandaan na iwasan natin yung mga dream stealer. Pag may negative agad na reaction nila tungkol sa pangarap mo, mag-isip ka na. They are dream stealer. Don't allow yourself that they will steal your dreams, mga ka-diaries. Tandaan natin yan, mga ka-diaries. Mahirap. Oo, mahirap ang buhay. Pero kailangan natin pagtagumpayan. Kailangan natin i-overcome, mga ka-diaries, ang buhay. At tandaan mo lagi, mga ka-diaries, hanggat may buhay tayo, may pag-asa tayo lagi na matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Diba po? Ang sarap lang sa feeling, mga ka-diaries, na kahit yung unti-unti,
alam mo na may ginagawa ka. Unti-unti, nilalakaran mo yung pangarap mo para matupad ito. Unti-unti, na one day, na ini-imagine mo na na nandyan ka na sa pangarap mo. At thankful ka kasi natupad mo na ang mga ito. Kaya wag natin hayaan na manakaw nila ito. Diba? Beware of dream stealer. Lagi ko itong inuulit sa inyo mga ka-diaries. Kasi gusto ko na hindi lang ako, kundi kailangan tayong lahat maging positive tayo, natuparin yung mga pangarap natin sa buhay. At higit sa lahat, mag-pray tayo lagi sa Panginoon. Kasi siya yung author ng buhay natin. Siya yung tagapagtupad ng pangarap natin. Kasi si Lord, tinitignan niya yung puso natin. Si Lord, tinitignan niya kung deserve ba natin to. Kaya ipakita natin sa Panginoon na deserve natin to, na gustong-gusto natin, Lord, yung pangarap na to, natuparin natin. Na gusto mo na matupad ito at gusto mo na tuparin ni Lord ito sa'yo. Kasi kailangan eh, nandyan din yan sa action mo eh, kung paano mo ginawa yung pangarap mo. Pag nakikita ni Lord na talagang gustong-gusto mo na matupad yung pangarap mo, at talagang ginagawa mo lahat ng paraan para matupad ito, sino ba si Lord para hindi yan ibigay sa'yo? Si Lord yung nagbibigay ng katuparan ng pangarap mo. At walang imposible sa Panginoon. Tandaan nyo yan mga ka-diaries. Kung walang imposible sa taong may pangarap, mas lalong walang imposible sa Diyos, kasi nasa Kanyang salita yun. Mag-depend lang tayo sa Panginoon kung ano yung mga kabigatan na nangyari sa buhay natin. Ibigay natin sa Kanya to. Ibigay natin to sa Kanya. Kasi si Lord hindi yan nagnanakaw ng pangarap natin. Si Lord pa, di ba? Sabi nga ng Lord, His plan is not to harm us. His plan is to give us hope and a future. Di ba? Kasama natin si Lord sa pangarap natin, mga ka-diaries. Kasama natin siya. Lagi lang natin siyang, alam mo yun, i-connect sa buhay natin. Kasi walang imposible sa Kanya. Siya yung magbibigay ng sa katuparan ng pangarap mo. Kailangan mo lang gumawa ng aksyon. At kailangan mo lang ipakita sa Lord na deserve natin to. Diba? Kailangan natin aksyonan yung mga pangarap natin. At beware of dream stealer. Iwasan natin sila. Hindi naman sa iwasan literally. Pero yung mga sinasabi nilang negative thing, parang ikaw, kumakain ka ng isda, di ba? Kainin mo lang yung laman, pero yung mga tinik, itapon mo, huwag mong lunukin, kasi hindi yun nakakatulong sa atin. Di ba? Let our success talk to them. Ganun lang mga ka-diaries. Unti-unti, slowly but surely. Di ba? Kayanin natin itong mga ka-diaries, dahil walang madali na pangarap. Lahat talaga mga ka-diaries, pagdadaanan mo yung process para matupad mo yun mga ka-diaries. Kaya yun lang mga ka-diaries ang topic natin ngayon, at I hope na nakatulong ako sa inyo, at may napupulutan po tayong aral sa vlog ko na to. At maraming salamat po ulit sa inyo mga ka-diaries, at please help me to subscribe my YouTube channel, at like na rin kayo. Kung meron po kayong mai-comment, comment na rin po kayo sa baba. At para makita ko naman mga ka-diaries kung ano yung ikaka-improve ko pa sa vlog ko. Kung may mga suggestion kayo, maraming salamat po. At hindi ako magsasawa na itry yung best ko para maibigay ko po ito sa inyo mga ka-diaries. Salamat sa inyo mga ka-diaries, at God bless po sa ating lahat.